It's me, Camille, and welcome back to my channel. So, ayan, welcome back to my channel. So, alam nyo, ang topic natin today is about sa kapirahan ulit. So, budgeting tayo today. So, isishare ko sa inyo kung paano ba ako nagbabudget. Yung sa sarili ko, ha? Kasi kami, dahil mag-asawa kami, ako ang nagbabudget ng allowance namin for a month. So, ako ang nagkukwenta kung magkano gagastusin namin ngayong buwan, magkano yung allowance ng asawa ko, ako ang nagbibigay doon. Ako kasi ang ako ang na-assign sa computation ng savings, ako din ang, ako basta yan. Sa akin yan napupunta, ang aking computation talaga, ako yung auditing, ako na yung mga ganyan, secretary, lahat na ng pagsusulat-sulat yan. Pagbabudget ay akin yan. So ayan, i-share ko na lang sa inyo yung yung kung paano ako nagbabudget dun sa allowance ko. Kasi hindi ko na isasama yung asawa ko dun. Kasi iba yung binigay ko sa kanya. So, allowance ko ang ating ibabudget for a month. So, paano ba ako nagbabudget, guys? Paano ba kami nakakasave ng asawa? Siyempre, alam niyo naman, guys, na-share ko rin sa last video ko yung savings natin for 12 months, which is 950,000 for 12 months. So, ayan. So, glory to God, nakapag-save tayo ng ganun. Pero kami, as one naman kami ng asawa ko. So, yung ipon na yun ay may napuntahan na. So, may napuntahan na yun that is last year pa yan. So, ayan ay ipon noon. So, ako naman, i-share ko sa inyo kung paano ba yung mag-budget. Paano ba pinagkakasya yung budget natin sa isang buwan. So, usually guys, ang aking budget for a month is kung hindi yan, 6,000, 7,000 po yan a month. Ako kasi kasya na sa akin yun. Kasi ako, kung bakit ganun, kasi ganito yan. Ganito yan. So, una guys, ay tinatabi ko monthly ang ating pambayad. Meron kasi ako listahan. So, alam niyo guys, meron akong mga listahan, ha? Papakita ko lang para sa inyo bago ako mag-explain. Ito kasi notebook ko na to. Ito ay para sa savings. Pakita sulat ko. Ayan, savings yan. Kahit hindi nyo halata. Savings yan. Nandito yung allowance namin for a month. Ayan. Ako kasi sabi ko sa inyo, secretary ako, auditor pa, treasurer pa. Ito yung sinusulat ko kasi yan kasi ayaw kong masyadong magkamali. Ay, hindi naman magkamali. Gusto ko talaga organize yung pag-iipon namin ng asawa ko. At ipapakita ko sa inyo ito, guys. Sa susunod, ibablog ko yun. Sana mangyari siya. Kasi meron akong savings dun sa Meron akong allowance, diba, monthly. So, iba yung savings namin na pangkalahatan ng asawa ko. Pag may natitira sa aking allowance, ito ay nilalagay ko sa savings ko. Ayan. So, sinusulat ko dyan kung, ayan, meron ako. Yung mga nakakulay na yan, ayan, nakikita nyo ba yan? So, ayan, kung may 100 po ako, then nilalagay ko yan dun sa aking ipon. Tapos may 500, wala pa ako nalalagay sa 500. Nag-start pa lang ako. Ayan. Ito ay nag-start noong Feb. Ayan. So, ayan. Hindi nakikita, pero nakasulat talaga yun sa akin. Hindi po ako report, ha? Pero ako ay organize lang. Okay. So, halimbawa, ang aking allowance for this month is 7,000. Meron niya taong copy dito. So, ayan. So, ako, ang ginagawa ko, guys, ay tinatabi ko ang aking pang-load. Oko, una is ang aking pambayad sa load. Ang load ko kasi is 570 ata or 560 sa buong month na yun, ha? Magagamit ko na yun sa isang buong buwan. So, unlimited internet yan, guys. Kaya huwag kayong maglala. Maganda po yung natin dito. Service ng mga, yan, mga internet. Kahit manood ka from morning to night, bahala ka na dun. Kasi maganda talaga ang internet connection dito. So, yan. So, yung nilalaan ko dyan is, nilalagay ko dito ay 600. So, meron akong copy. So, 600 yan. So, ako, guys, dahil nagkikita kami ng husband ko, naglalaan din po ako ng allowance or naglalagay po ako dun sa YoYo card ko, which is yung card natin sa train station. So, naglalagay ako dyan ng mga 500, 400 to 500. Good na yan for a month. Kasi nagkikita kami ng asawa ko kapag rest day ko. So, yan yung isa sa mga nilalagyan ko na pag nagsahod ako. So, asan ba yun? Andun kasi sa bag ko. Papakita ko na lang sa susunod. Pero na-share ko na rin yan, ha, yung YoYo card natin.
sa mga past videos ko. So, ayan guys, kung hindi 400 ang nilalagay ko dyan, naglalagay ako dyan ng 500. So, ayan, good for a month na po yan para sa akin. So, ayan, lalagay ko yan dyan. Ngayon, hindi na ako naglalagay kasi masyado ng editing. Hindi na ako marunong mag-edit. So, ayan, kwento-kwento na lang tayo. So, naglalagay ako dyan ng mga 500, ganyan. Or 400 to 500 for my YoYo card na magagamit ko sa ating train station. Magagamit mo rin yan, guys, sa sa mga bus. So, ayan. Isa pa, guys, ay naglalaan po ako ng pera para sa aking taxi. Taxi bakit? Kasi wala akong e-bike. So, pag pupunta ako sa train station, kailangan ko pang mag-taxi. Kung ikaw naman hindi palagala, huwag mo na ilagay yan sa iyong palagala or hindi ka naman pumupunta kung saan, wala naman yung husband mo dito, yung kapatid mo, at nasa dorm ka lang naman, dyan ka lang naman namamasyal-masyal, huwag ka na maglaan ng pera para doon. Ako kasi guys, kailangan kong maglaan dahil every off ko ay magkasama kami ng husband ko. So, kailangan kong mag-taxi. So, ayan. Dahil wala kasi akong e-bike. So, kung kayo, may balak kayong bumili ng electronic bikes, mga e-bike, okay din po yan. Ako kasi, hindi ako masyadong magaling sa road. Baka mamaya maaksidente ako, kaya ang suggestion ng asawa ko ay mag-taxi na lang ako. Okay? Kasi hindi ako marunong sa daan. Okay? Ayan. So, ako ay naglalaan po ako niyan. So, alam niyo, meron din ako dito. Share ko na lang sa inyo. Meron akong nilalaan na para sa water ko. Although meron kaming water dispenser, naglalaan ako ng pera para sa aking water. Yung mineral water ko, yung malalaking water, isang box 'yon dun sa dorm namin, meron kasi kaming grocery store doon, tapos may mga box of mineral water doon. So, ako monthly bumibili talaga ako niyan. So, yung 120 lang naman yun, isang box na yun, marami na yun, 12 bottles of mineral water, nilalagay ko yun sa aking sa aking allowance. Pero ikaw, kung meron ka namang mineral dyan, may mga water dispenser naman, sa amin naman may water dispenser, pero ayun lang, naglalaan lang ako ng water talaga, para sa akin. Yun, meron akong water sa aking room, sa aking kasama yan talaga sa allowance ko. So, ayan, 120 lang yan. So, ayan ha. So, yung sabi ko nga, load 600, taxi ko, naglalaan ako niyan. Depende yan kung ilang beses talaga yung off ko sa buwan na to. Kasi 100 kasi ang taxi ko papunta dun sa train station. So, ayan, nilalaan ko yan. So, ang susunod, yung YoYo card ko o yung beep card na tinatawag. Tapos, yung water ko. And, syempre, yung grocery ko. So, ako, naglalaan ako ng, ng grocery ko ng mga 1,000 to 2,000. Kasya na yun sa akin kasi hindi naman monthly ganun kalaki yung Hindi kasi ako nag-i-stack ng masyadong food. Before, nag-i-stack ako. Pero, napansin ko, guys, is yung mga food ko, halimbawa, yung mga marami akong biscuit, marami akong mga chocolate, marami akong na-i-stack lang sila. Kasi, ang ginagawa ko, nabili pa rin naman ako sa 7-Eleven, nabili pa rin naman ako sa mga cafeteria namin. So, ang ginawa ko, hindi ako masyadong nag-stack ng food. Ang binibili ko lang monthly pag grocery natin ay, syempre, yung mga essentials natin. For example, kailangan natin ng mga soap, kailangan natin ng mga shampoo, yung mga ganun, mga panlaba, yung mga kailangan ko na bilhin monthly. So, ayan, naglalagay din ako ng mga konting food lang, mga konting biscuit sa aking box. Kasi meron akong paglagyan doon. Tapos, yun, nabili ako ng fruits every... Kung merong nagbebenta ng fruits sa amin, nabili po talaga ako. So, ayan. Yun lang naman ang aking pagbabudget monthly. And the rest, guys, ay aking, yung everyday allowance mo na. Kung may gusto kang bilhin sa mga 7-Eleven. So, kung yung natira dun sa 7,000, ganyan, na allowance ko, or 6,000 to 7,000 a month, yun na yung pinagkakasya ko na, pag may gusto akong bilhin. Kasi kami guys sa aming company, meron naman kaming card. Kumbaga, kahit hindi kami mag-cash, minsan dun sa mga gusto naming food, dun sa canteen namin or cafeteria, okay lang. Binabawas lang yun sa food allowance namin. Pero ako kasi syempre, minsan may gusto akong kainin. May gusto kang kainin sa kanari, 7-Eleven, gusto mong bumili ng food. Minsan may mga nagtitinda po ng mga Pinoy food sa amin, yung mga sa labas namin, so bibili ka. So may mga ganon. So, magagamit mo naman yung pera mo. So, ayan, yun yung natin. Hindi ko lang magkano yung nailagay ko dyan
So, may, baka ma-share ko yan sa susunod pag nagkaroon ako ng edit. I-edit ko sa inyo kung magkano yung natira. So, ayan. Tapos, naglalagay ako ng savings ko dun sa maliit kong lagayan. So, mayroon akong savings. Kumbaga, savings ko lang na pang sarili. Kasi, minsan may gusto akong ibili para sa husband ko, may gusto akong i-give sa kanya, o kaya give sa sarili ko na pinag-iipunan ko din. Ayoko kasing galawin ang ating savings. Dahil alam nyo naman, pag tayo ay ang nagko-compute, alam mo yung ayaw mong galawin talaga yung na-compute na. So, may maano ako dyan. As much as possible, gusto ko talaga is organize. So, dapat ganun ang gawin mo, guys. Dapat monthly, meron ka ng ano, meron ka nang nilalagay na kung para saan. So, meron din yung others kung gusto mo mamasyal. Yun. So, itong buwan na to, may bibilihin ako. Pwede naman yun. So, ang allowance ko, guys, ay depende naman yun sa pangangailangan ko din. Kasi, kung kailangan ko na mas malaki for this month, yun. Siyempre, ako naman nag-aayos niyan. So, i-adjust ko lang siya. Pero, as much as possible, ganun lang talaga yung takbo ng aking allowance for a month. Basta may load ako, may pan-taxi ako, may pambili ako ng, may nilagay ako sa yoyo card ko, sa beep card ko. Meron akong grocery for a month, and the rest ay sa akin na yon. So, nasa akin na yun kung saan ko gagastusin yun. Pero, ayan. Pero, yun, na-share ko nga sa inyo. Meron akong, ala, meron ako dito kasi yung savings ko, parang ano siya, ayan. Kung ilan yung mga nahuhulog ko, nag-start pa lang kasi ako ngayong Feb. Hindi ako nakapag-start noong January kasi busy ng time na yun at saka ngayon lang ko lang talaga ito nagawa. So, ayan. So, ayan, naglalagay ako dito ng 1,000, 100, or 500. Pero, syempre, ang nalalagay ko pa lang naman, nag-100 pa lang naman. So, 100 pa lang yung nalagay ko. At saka 1,000 din. So, kapag ito nabuo ko, guys, i-share ko sa inyo, ha? Ayan, ha? May binubuo tayo. Ito, binubuo ko lang siya sa sahod ko lang siya. Ay, sa sahod, sa allowance ko lang. Yung allowance ko lang yun. Iba yung ano natin. Iba. Ngayon pala, baka nagtatanong ako, wala dyan yung mga padala remittance. Yung kasing padala remittance, guys, sa ibang ano ko na yun. Siyempre, yun na yung mga sa ibang ano na natin yun. Yung sobra sa ating, di ba, ang na-share ko lang naman sa yung allowance. So, yung remittance namin is, dahil magkasama kami ng asawa ko, may remittance kaming pinapadala monthly sa aming mama, sa aming nanay. So, meron kami niyan. So, hindi ko na yun sinama dito kasi ang kinompute ko lang naman is yung natira sa akin na allowance. So, yan. So, kayo, kung malaki yung pinapadala niyo sa family niyo, kung may kailangan kayong bayaran, for example, tuition fee, kasama na yun sa iyong sahod. So, ayan. Ganun lang nangyayari, ha? So, kami ng asawa ko, ganun yung aming takbo. Binibigyan ko siya ng allowance, tapos ako may allowance ako, tapos yung remittance namin monthly talaga ay kailangan talaga namin. Tsaka yung iba nating responsibilities, okay? Alam ko may mga responsibilities tayo. Meron tayong mga pinapadalhan, meron tayong pinaglalaal ng ating pera. So, ganun lang naman yung takbo nun ng ating ano, sahod. So, ayun guys, ha, ganun yung ano ko, allowance ko. Mga 7,000. Kung hindi yan 6,000, 7,000, or 8,000, depende po yan sa aking kailangan. And the rest, yun na, remittance na, at saka savings na po namin. So, ayan, ganun yung ating takbo monthly. So, ayun, sana nagkaroon kayo ng idea para pag nandito kayo, marunong po kayo humawak ng pera niya kasi hindi tayo forever dito sa Taiwan. So, uwi at uwi din tayo, kaya mag-ipon po tayo, ha, para sa ating mga pangarap. Okay? Mag-save po tayo yan at tumulong sa ating pamilya. Yan naman yung mga dahilan natin to help our family sa ating future, sa ating bahay, sa ating mga pinag-aaral. So, alam ko yan yung mga pangarap nyo para sa inyong family. Yan sila na mabuting at magandang buhay, maginhawang buhay para sa ating mga parents, magpagawa ng bahay para sa kanila, makapagpatayo ng sarili nating bahay at negosyo. Alam ko yun yung mga gusto nyo at mapag-aaral ang ating mga anak at ang ating mga kapatid, ating mga anak at ating mga kapatid. So yan, mag-pray lang po tayo, ha. Mag-pray kasi darating end time ay nandito ka na, mai-share mo din yung mga experience mo sa iba. So yan, sinishare ko lang sa inyo para nagkakaroon kayo ng idea. Yan, ma-excite kayo sa mga good news ni Lord. Ma-excite tayo sa mga pagpapala na ibibigay niya. So, ayun ako, excited ako sa mga ibibigay pa ni Lord sa akin. Alam mo yun. Sa mga pagsubok natin na nararanasan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Kasi alam nyo si Lord, on time siya. Hindi mo lang alam yun kasi akala mo, iba yung plan mo sa sarili mo eh. Iba din yung plan ni Lord sa inyo.
So, yung si Lord is on time siya. May right timing po si Lord para sa atin. So, ayun. Huwag kayong mawala ng pag-asa, guys, ha? Yun lang ang aking mag-share ngayong araw na ito. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like po kayo, at mag-comment sa aking mga videos. Maraming pong salamat. See you soon dito sa Taiwan.